dapat makumbinse yung mga nagsasabi, no? Yun daw mga sinasabing mga katiwalian na nangyari nung panahon ng martial law ay hindi totoo. Dapat makumbinse sila ngayon na totoo yung mga sinasabing katiwalian na yun, no? At ito'y isa lang sa mga katiwalian nung panahon na yun. Yeah, may patunayan, meron yung prueba, may katunayan na talagang yung mga sinasabing mga nangyari noon, gaya ng pagwawaldas at pagnanakaw ng napakalaking mga amount. In fact, ano yan, ha? World record yan, ha? Ay totoo. Yun ang lumalabas dyan, ano? Kasi talagang nakonvict siya. Yung finding na siya ay guilty nga, no? Ng 7 counts of graft, ay pinapatunayan na talagang totoo yung mga akusasyon nung araw na may mga laking katabalian na nangyari. At yung $200 million na involved dyan sa kaso ng, dyan sa 7 kaso na yan ng graft, eh maliit lang yan na parte. So dapat eh malaman ng mga nagsasabi na hindi totoo yan na actually talagang nangyari yan. At hindi na yan maitatatwa ngayon. Iboboto ba natin si Mrs. Marcos para gobernador ng Ilocos Norte sa 2019 at saka si Amy Marcos para senador? Yun ang isa pang implikasyon, no? Siguro naman ang sagot diyan ay hindi, kasi may implikasyon, mayroong posibilidad na baka maulit yung mga ganyang mga katiwalian. Eh parang ang tingin ko diyan eh parang pinagbigyan sa talaga, no, ng ating so-called ano judicial system. Na unang-una kasi mayroong resistensya yung pulis na siya iarestuhin. So binigyan siya ng lusot baga, no? Tapos napakaliit naman pati nung bail na 150,000. Yung 150,000 ko kumpara mo sa $200 million na sa kung i-convert mo sa pesos yung $200 million, eh 10 billion pesos yun. Pero ang bail niya, eh 150,000 pesos. Parang napakaliit naman, no, pati. So parang pinagbigyan siya talaga. Yun ang tingin ko dyan, no? Kaya siya binail, no? Pinag-bail, no? Para maiwasan yung pag-aresto sa kanya. Ang pinakikita niyan ay yung reign of ano impunity sa ating ano judicial system doon sa mga makapangyarihan at mayayaman. Kung ikaw ay mahirap at wala kang kapangyarihan, eh isang iglap lang. No, mapepreso ka. No, at saka walang bail diyan kahit na yung kaso mo eh, yung kasong ina-attribute nila sa iyo eh maliit na maliit lang, ano? Tawag na iba diyan double standard eh. Pero ang tawag ko diyan eh yung reign of impunity. Ang impunity kasi, yung ibig sabihin ay walang napaparusahan kahit na gano'ng kalaki yung kanilang krimen, ang impunity applies doon sa mga mayayaman at saka may kapangyarihan. No? At saka, akikita na natin yan. Eh. For example, yung impunity hindi lang sa judicial system, eh, kundi pati na lang sa pagpapatakbo ng pamahalaan. Ano? O, pumasok yung ilang bilyong worth of ano, drugs. Pero walang ano, walang naging accountable. Ang tingin ko nga dahil nga doon sa reign of impunity dito, no? Kung hindi man i-reverse ng Sandigan Bayan yung conviction o kung hindi man i-reverse ng Supreme Court, no? Ang tingin ko eh alam na natin na pwedeng mangyari yan sa Supreme Court. Ang tingin ko ay napakalaki ng posibilidad at almost certain in fact. Yung bibigyan siya ng pardon. After all, siya ay ally ni Pangulong Duterte. Tapos nakita na natin ito kahit na nga dun sa mga supposedly kaaway ng mga politiko. Nakita na natin ito dun sa kaso ni Joseph Estrada. Eh. Si Joseph Estrada supposedly karibal ni Gloria Macapagal Arroyo. Pero nung na-convict siya ng plunder, siya ay pinardon ni Gloria Macapagal Arroyo. Ibig sabihin, yung political class dito, are in connivance with each other, no? Parang isang pamilya lang sila. In the end, magkakasama sila, magkakaibigan sila. Although, kung ma-reverse yung conviction niya o siya ay ma-pardon, sasabihin ng mga tao na sasabihin ng kanilang mga apologies na hindi totoo pala yung mga akusasyon sa kanila, ang totoo ay
nahusgahan na sila ng kasaysayan. Sinabi na ng National Historical Commission na yung Marcos regime was a brutal and corrupt dictatorship. At yan ang totoo.